Pengi, sabi ni Ligaya kay Kenji. Hindi naman ako pinansin nito. Patuloy lamang siyang nanginain ng fresh candy. Hindi ko nga maintindihan ng lalaking to. Kanina pa kain ng candy. Wala akong pasok ngayon kaya nandito lamang kami sa kotse at inaantay lamang namin lumabas si Ivy para makapag-usap sila ni Javier. Anong oras uwian niya? Tanong bigla ni Javier na nasa harap ng sasakyan. Maya-maya labas na nun. Sabi ko dito habang tinitingnan pa rin si Kenji na hindi maistorbo sa pagkain ng candy. Kens, pingin nga! Sigaw ni Javier kay Kenji. Ayaw! Parang bata naman na sabi ni Kenji at saka tinago ang mga natitirang candy. Ang damot mo! Naiinis na sabi ni Javier. Parang mga bata. Si Javier nga pala, in-explain na sa amin ang babae kahapon. Ex-fiancé niya daw yun at abuntis ng boyfriend. Kaya humihingi ito ng advice sa kanya dahil friend niya ito. Hindi rin naman siya galit sa pambubugbog ko sa kanya dahil misunderstanding lang naman lahat. Pero ako ang pinabili niya ng Betadine. Alam na rin niya na magiging tatay na siya, kaya naman gusto niyang makausap kaagad si Ivy. Siguro dala na rin ng hormones kung bakit yung mood swings ni Ivy ay hindi maintindihan lately. Pero sana this time, tama na maging decisions niya sa buhay, lalo pa't magkakaanak na siya. Barney, tingnan mo nga, halos mauubos mo na yung isang balot, ang takaw mo. Sabi ko dito, habang tinitingnan ko ang balot ng candy. Parang bata naman na angal ni Kenji at saka kumunot ang noo. Ang cute, nakakainis. Hayaan mo na nga yung ligaya, mamaya bumili lang tayo ng atin. Sabi naman ni Javier. Nakita ko na. Sigaw naman bigla ni Kenji. Ang alin? Sabay naming sigaw ni Javier. Tart, for you. Ngiting-ngiting sabi naman ni Kenji habang inaabot sa kanyang fresh candy na may nakalagay na I love you. Inubos mo yung buong balot ng candy para ibigay kay Ligaya yung I love you? Tanong ni Javier na natatawa pa. May tubig kayo? Tanong bigla ni Kenji. Bakit? Tanong ko dito. Masakit ang lalamunan ko eh. Sabi nito habang nakangiti. Bakit kasi kailangan mong kainin lahat eh sa labas naman nakasulat yung I love you? Tanong naman ni Javier sa kanya. Eh kasi mas madaling hanapin pag ubos na yung iba. May palatandaan ako na hindi I love you nakasulat dun kasi wala nang laman. Explain naman niya sa amin. Uminom ka na nga muna ng tubig, nagigigil ako sa iyo eh. Sabi ko dito habang ibinibigay ang tubig sa kanya. Salamat tart ko. Sabi nito at saka uminom. Javier, ayun, kaklase ni Ivy yun. Sabi ko dito. Bumaba naman agad kami at saka tinawag ang kaibigan at kaklase ni Ivy. Carol, asan si Ivy? Tanong ko dito. Hindi ko nga alam eh. Ang weird niya today kasi nagtanong siya ng kung anong hospital ang pumapayag sa abortion. Ligaya, parang depressed yata siya eh. Make sure okay lang siya ha. Nag-aalala ang kwento dito. Sa tingin mo, saan siya nagpunta? Nag-aalala ang tanong ni Javier. Baka dun sa tinuro ng isa naming classmate, sa may Makati daw? Ganto na lang, hanapin ko yung classmate namin then text ko agad kayo pag nakuha ko yung address. Sabi naman ito. Sige, salamat Carol. Mag-check din kami sa map baka sakaling makita namin siya kaagad. Sabi ko dito. Agad namang ni-research ni Javier kung saan may nag-a-abort sa may Makati. Saan daw? Tanong ni Kenji. Tara! Sabi naman ni Javier at nagmamadaling sumakay ng sasakyan. Agad naman kaming sumunod sa kanya at pinaandar din niya agad ang sasakyan. Ano naman ang pumasok sa utak ni Ivy? Sana naman wala siyang gawing kalokohan, lalo pat hindi siya nag-iisip ng matino lately. Nakakainis na yung babaeng yun na. Sasapakin ko yun pag nakita kami. Excuse me, may patient ba kayong Ivy Fabelli ang pangalan? Tanong ni Javier sa parang nurse ng maliit na clinic. Wala po sir, sorry. Sabi ng nurse. Ilang clinic pa? Tanong ni Kenji. Ito! Sigaw ko nang makatanggap ako ng text kay Carol. Agad-agad naman kaming tumakbo palabas para hanapin si Ivy sa clinic na tinext sa amin ni Carol. Mabuti na lang at may kaibigan at kaklase siyang ganito at kung sino man nagturo sa kanya sa clinic na yon, humanda sa akin. Teka, si Ivy ba yun? Tanong ni Kenji. Tinignan naman namin ang isang babaeng nakaupo sa may gilid ng kalsada
at nakatulala. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko at bakit ako nagpunta rito. Akala ko, kaya kong gawin ang iniisip ko. Hindi naman pala, dahil mas nanaig ang pagmamahal ko sa sarili ko at sa bata. Noong una akala ko, hindi ako handa. Pero after ko makapag-isip-isip, alam ko sa sarili ko na kaya ko to. Ivy! Dinig kong tawag sa akin ng isang lalaki. Hindi ko ito tiningnan dahil kung ano-ano ang pumapasok sa isip ko. Itutuloy ko to, pero paano na lamang si Papa? Naduduwag ako, but at the same time, ito ang desisyon ko na talaga. It is my decision, at walang influence ng iba, lalo na ni Papa. Ivy! Hinila niya ako at inakap ng mahigpit. Anong ginagawa mo? Tanong ko. Anong iniisip mo, Ivy? Hindi ko anak yung dala ni Elise. Paliwanag nito. Eh bakit siya lumapit sa'yo? Naiiyak kong tanong. Dahil kagaya mo, natatakot din siya sa mga magulang niya. Ivy, alam ko, magiging tatay na ako. Huwag mo naman sana ipagkait sa akin ang anak natin. Huwag mo siyang ipalaglag. Kung hindi ka pa handa, we can work things out. Pero sana pag-isipan mo ng mabuti. Naiiyak niyang sabi. Sorry. Sorry na duwag ako, Javier. I'm sorry. Inakap ko siya na mahigpit at saka naiyak. Huwag na wag mo akong iiwan ulit, Ivy. Mahal na mahal kita at paninindigan kita. Sabi nito at saka ako hinalikan sa noo. Okay na pala sila eh, sabi ni Kenji. Oo nga eh, ayaw kasing mag-usap ng maayos. Sabi ko naman. So, paano? Mag-date na tayo? Nakangiti nitong tanong. Ipa-abort kaya kita? Pang-aasar ko dito. Hindi nga ako pinabort ng nanay ko eh, dahil alam niya na kailangan na may mag-alaga at magmahal sa'yo, nakagaya ko. Kinindatan ako nito at saka inakbayan. Nakakainis na tong lalaking to. Parang kanina lang kumataranta siya, tapos ngayon bumabanat na naman ng cheesy lines. Saan ba tayo pupunta? Tanong ko kay Kenji. Siyempre, kailangan natin bigyan ng privacy sina Ivy para makapag-usap sila. Nakangiting sabi ni Kenji. Eh, saan nga tayo pupunta? Tanong ko ulit dito habang sinusundan lamang siya. It's a secret. Malalaman mo rin kapag nakarating na tayo. Sabi naman ito at saka hinawakan ang kamay ko ng mahigpit. Maya-maya pa, nag-park ang driver niya sa isang condo tower. Ano naman ang ginagawa namin dito? Minsan, hindi ko na talaga maintindihan ang mga pakulo nitong lalaking to eh. Anong ginagawa natin dito? Tanong ko sa kanya habang tinitingnan ang paligid. Basta! Parang bata nitong sinabi. Isuot mo na itong piring para surprise. Sabi niya habang sinusuot sa akin ang piring at halatang excited pa. Ano ba itong dinedate ko? Bata? Parang bata kong kumilos pero seryoso kapag naman hybrid siya o inis. Nakakatakot talaga. Nako Barney, pag ito kalokohan, yari ka talaga sa akin. Sigaw ko sa kanya habang nakahawak sa kamay niya. Tart! Ahayaan ko ba naman na may mangyaring masama sa'yo? Siyempre hindi, kaya huwag kang mag-alala dyan, okay? Natatawa nitong sabi habang inaalalayan ako. Maya-maya pa'y may narinig akong pagbukas ng pinto at naramdaman ko naman na pumasok kami sa loob. Pag ito hindi pa nagsalita in 5 seconds, malanapak na talaga ako. Kinakabahan ako, seryoso. Ready? Tanong niya sa akin at saka kami biglang huminto out of nowhere. Dahil hindi ko talaga alam kung nasaan na kami. Ready! Sabi ko dito at saka bumuntong hininga dahil sa nervyos na nararamdaman ko. Surprise! Sigaw niya matapos tanggalin ang piring sa mata ko. Nagustuhan mo ba, Tart? Tanong niya sa akin. Ikaw gumawa ng lahat ng to? Tanong ko kay Kenji. Habang tinitingnan ang paligid. Seryoso, automatic akong napangiti na makita ko ang loob ng kwarto. Naglibot-libot naman ako dahil sa ganda ng paligid. Yung loob kasi ng kwarto, punong-puno ng petals ang sahig. Tapos, puro design sa pader ng hearts. At sa gitna naman ay may table at pagkain. Nakakainis talaga itong si Kenji. Puro surprises. Tart, ako nagluto niyan. Pinakita niya sa akin ang mga paso niya sa kamay. Nagpatulong naman ako kay Javier sa pagde-decor. Sabi niya naman at saka yumakap sa akin. Talagang inistorbo mo pa si Javier, eh alam mo naman na problemado yung tao. Tingnan mo, puro paso ka tuloy. Sabi ko dito habang tinitingnan ang kamay niyang puro paso. Hindi ko naman napansin,
Kanina, nung hawak-hawak ko to na mahigpit. Para sa'yo, kaya kong tiisin ang lahat. Nakangiti nitong sabi sa akin. Tsaka okay naman na si Javier at Ivy, kaya worth it naman to. Tart? Ito na naman siya, sa cheesy lines niya, with matching smile pa. Sino ba naman ang hindi mai-inlove sa lalaking to? Napaka-sweet and loving. Inalalayan niya naman ako papunta dun sa table, kung saan nandun yung mga niluto niya para sa akin. Umupo kami sa may table na nakahain lahat ng food at nagsimula ng kumain. Masarap naman ang luto niya at sulit ang pagkakapaso niya dahil totoong masarap at totoong nagustuhan ko. Masarap ang luto mo. Nakangiti kong bati sa kanya. Siyempre, ikaw ang nasa isip ko habang niluluto ko yan eh. Nakangiti niyang namang sabi. Tigilan mo na nga muna ako ng ganyan. Sabi ko dito habang tinatakpan ang mukha ko. Bigla naman tumugtog ang speaker na may matching sweet music pa, kaya napatingin ako dito. Nakaluhod na pala siya sa harap ko at nakangiti sa akin. May I have this dance? Nakangiti nitong salong sa akin at sa kaniya nilahad ang kamay niya. Agad ko namang ibinigay sa kanya ang kamay ko at saka kami nagpunta sa gitna para magsayaw. This unit, it's ours, sabi niyang bigla. Ha? Anong pinagsasabi mo? Gulat ko ang tanong dito. Ate na to, pag kinasal tayo may sarili na tayong titirhan. Excited niyang sabi sa akin. Pero nakakahiya naman, sabi ko dito. Pumasok na naman ang anxieties and insecurities ko. Paano kung magkaroon na naman ng problema? Problema na kagaya sa mga nangyari sa amin ni Carlos noon. Paano kung masakta na naman ako? Kung iwan niya ako? Ano na lang ang sasabihin ng magulang niya pag nalaman nila to? Anong maiaambag ko? Eh isa lang naman akong katulong o estudyante na wala pang kakayahang bumili ng kung ano-ano. Ano nakikahiya dun? Oo nga pala, bukas gusto ko makausap ang nanay mo, sabi nito sa akin. Siyempre, hindi ako tumitingin sa pangtunaw niyang mga mata. Sigurado ka? Tanong ko dito at saka siya tiningnan. Siyempre, kung ikakasal tayo gusto ko makausap ang nanay mo, nakangiti nitong sabi. Oo na, oo na. Nahihiya kong sabi dito at saka siya iniwasan ang tingin. Bukas yan ha, don't forget, sabi nito na may malapad ang ngiti. Nga pala Tart, tingin tayo sa bintana, sabi nito. At sakto namang pagtingin namin sa may bintana, may fireworks display at puro puso na may pangalan namin. Kailan kaya mauubusan ng pakulo itong si Kenji? Halos lahat na lang ng pangarap ng mga babae sa Ideal Manila ay na kay Kenji na lahat. Natigilan naman ako nang biglang mag-vibrate at mag-ring ang telepono ko. Sandali lang Kenji ah, paalam ko dito at agad na sinagot ang telepono. Hello? Asan ka namang bata ka? Kasama mo ba si Ivy? Sabihin mo dumating agad ang papa niya at hinahanap siya. Umuwi na kayo agad, biglang sabi ni nanay. Patay, tanging nasabi ko habang nakatulala sa mga narinig ko mula kay nanay. Ibig sabihin ba nito ay panibagong problema? Kakatapos na lang problema ni Ivy at Javier, pero parang ito na naman ang bagong pasabog. Hanggang kailan ba mamumroblema si Ivy? Nakakaawa na yung tao, lalo pa wala naman silang ginagawang masama. Napatingin naman ako kay Kenji na nakatingin lamang sa view at nakangiti. Paano kung alam na pala ni Mr. Fabella ang lahat? Ano ang mangyayari? Tumingin naman sa akin si Kenji at saka tumitig sa mga mata ko na parang nagtatanong kung anong problema. Patay na naman tayo dyan. Bes, asan ka? Tanong ko kay Ivy na nasa kabilang linya. Ha? Nandito ako sa resto. Kasama ko si Javier. Kinikilig pa na sabi niya. May date din pala silang dalawa. Parehas kami na istorbo ang date. Tumawag si nanay. Nasa bahay na raw ang papa mo, sabi ko dito. What? Ang aga naman nakarating, parang naiiritang sabi ni Ivy. Oo nga eh, nagpahatid na ako kay Kenji. Ako nang bahala magpalusot sa'yo ha, sabi ko dito. Sige, bye, sabi niya. Pagbaba ko ng cellphone, nakita ko si Kenji na nagda-drive, pero parang iba ang direksyon na dinadaanan niya. Barney, saan tayo pupunta? Tanong ko dito. Magsa-sunset na, ayaw mo bang makita? Nakangiti nitong tanong sa akin. Ha, inahanap na kasi kami sa bahay eh,
Sabi ko naman sa kanya. Papunta naman dun sila Ivy eh. Sunrise, ayaw mo makita? Nakangiti ulit ito na tanong sa akin. Ha? Akala ko ba kanina sunset? Bakit biglang naging sunrise? Gulat kong tanong dito. This is part of the late Valentine's Day, Tart. Pagbihan mo na ako, please. Nakapout itong sabi sa akin. Patay, paano na si Ivy? Si Kenji naman talaga oh. Titext ko na lang si Ivy na mamaya-maya na ako makakapunta. Sabi ko, habang kinukuha ang phone ko sa bag. Oops! Bigla namang hinablot sa akin ni Kenji ang phone ko. Let her handle the situation. Tart, pag kinasal na sila. At syempre, pag kinasal na tayo, hindi pwedeng palagi na lang siya nakaasa sa'yo, hindi ba? Sabi nito, at saka nagpatuloy sa pagdadrive. Tumigil naman kami sa isang sementeryo. Wow! Ang galing naman talaga! Mananakot pa yata siya. Kaya naman nakakapit ako sa likod niya. Oo na, duwag ako pagdating sa multo. Kinuha niya ang backpack niya at sabay kaming naglakad papunta sa loob. Ang lakas na ng trip mo Barney ha? Sabi ko dito habang nakakapit sa kanya. Ha? Bakit? Tanong niya sa akin. Sa cemetery talaga ang sunset? Anong klase namang trip yan? Sigaw ko sa kanya. Huwag kang sumigaw. Sige ka, pag bumangon sila yari tayo. Natatawa niyang sabi habang lumalayo pa sa akin. Kenji! Sigaw ko sa kanya at saka umakap sa likod niya. I love you too, Tart. Sabi nito at saka kami nagsimula muling maglakad papasok. Pagdating namin sa dulo kung saan may mga damuhan na, bigla naman siyang humarap sa akin at ginitian ako. Let's enjoy this, Tart. Let's enjoy our moment. At pagkatapos, hinalikan niya ako sa noo. Ibinagsak niya sa bag niya sa lapag at yumuko siya para buksan ito. Sabi ko naman kasi na pinaghandaan ko to. Nakangiti niyang sabi sa akin. Nilabas niya ang isang malaking kumot, dalawang termos at mga kumot at unan. Umupo siya, sasapin at tumingin sa akin. Ngumiti ito at tumingin din ng may langit. Tart, hindi mo makikita ang kagandahan ng sunset kung hindi ako ang titingnan mo. Tumingin ito sa akin at tinap ang tabi niya, senyales na pinapaupo niya ako. Tumabi naman ako sa kanya at inakbayan naman niya ako. Parehas kaming tumingin sa langit kung saan malapit na mag-sunset. Malapit na. Nakangiti nitong sabi. Bakit alam na alam mo? Tanong ko. Kasi ayokong pumali ako, kaya hinanap ko agad ang oras ng sunset at sunrise. Gusto ko, perfect ang araw na to para sa atin. Nakangiti nitong sinabi. Grabe, pinaghandaan niya pala to. At nakakainis, kailangan sa susunod makabawi ako. Ang ganda ng sunset. Nakangiti niyang sabi. Ang sarap panoorin, nakakawala ng pagod. Sabi ko naman sa kanya. Pag kinasal tayo, I will make sure na palagi tayong manonood ng sunset at sunrise. Sabi niya naman, at saka humiga. Tapos na ang sunset, tara na. Tanong ko sa kanya. Let us wait for the sunrise start. Nakangiti nitong sabi habang nakatingala sa langit. Ano? Dito tayo magpapalipas ng gabi? Nasisiraan ka na ba talaga, ha? Sigaw ko sa kanya. Diba sinabi ko na sa'yo kanina? Let's enjoy the moment, Tart. Sabi niya naman habang hinahawakan ang kamay ko. Paano si Ivy? Natatakot ako dito. Dito ka sa tabi ko, Tart. Sabi niya at saka ako binigyan ng kumot. Kenji, natatakot ako. Sabi ko sa kanya. Here! Inakap niya ako na mahigpit at hinalikan sa pisngi. I won't leave you. Sabi niya at saka pumikit. Matutulog ka na? Tanong ko dito. 5:30 AM pa ang sunrise kaya let's rest, okay? At saka ako inakap at pinilit na humiga patabi sa kanya. Hindi ako makatulog. Sabi ko sa kanya. Just close your eyes, Tart. Everything will be okay. Sabi naman niya at saka ako inakap na mahigpit. Ewan ko ba, kapag malapit ako kay Kenji, hindi ko naiisip na nasa sementeryo kami. Nagiging relax ako kapag siya ang kasama ko. San ka galing? Tanong ni Papa. Medyo late na rin kasi nang nakauwi ako. Hindi pa nga tapos ang date namin ni Javier, kaya bukas na lang namin itutuloy. Welcome home, Pa! Sabi ko kay Papa at hinalikan ito sa pisngi.
Sorry po, may project lang po kaming tinapos. Palusot ko. Oh anak, nandyan ka na pala. Si Ligaya? Tanong sa akin ni Mami Yaya. Po, wala pa po siya? Tanong ko. Ah, eh, hindi mo ba kasama? Ay, asan na yung bata na yun? Nag-aala lang tanong ni Mami Yaya. Huwag po kayo mag-alala. Baka po tinatapos na rin yung project niya. Alam niya naman po yun, hindi ba? Palusot ko, para hindi na mag-alala pa si Mami Yaya. Baka nga, tatawagan ka na lang mamaya. Sabi naman ni Mami Yaya. Huwag po kayo mag-alala. Baka po... Pauwi na rin yun. Magpahinga ka na. Baka pagod ka na sa school. Sabi naman ni Papa. Po? Okay po pa. Sabi ko kay Papa. At nag-umpisa lang umakyat. Ligaya, asan ka? Sabi mo mauuna ka sa akin. Asan ka? Tart, gising na. Nakangiting bati sa akin ni Barney. Umupo naman ako sa tabi niya at nagayos ng sarili. Ang gulo kasi ng buhok ko. At syempre ang muta. Ready? Tanong niya. Ha? Tanong ko. In 5, 4, 3, 2, 1. Bilang niya at saka tinurong isang direksyon. Wow! Tangi kong nasabi nang bigla namang makita ang isang araw na papaangat. Ganito pala kasarap manood ng sunrise. Nakangiti kong sabi. Lalo na kapag kasama mo ang taong mahal mo. Bigla namang sabi ni Kenji na nakatingin sa akin. Ang ganda ng sunrise. Ulit ko na lang. Come on, let's eat. Nakangiti niyang sabi at saka kumuha ng dalawang mug, dalawang kutsara at dalawang styro ng pandomi. Ibinuhos niya naman ang telmos na may laman ng kape sa mug at binuhos niya naman ang telmos na may laman ng lugaw sa styro. Breakfast is ready! At saka niya ako sinubuan. Ay, Barney! Pwedeng pahiram ng phone ko? Baka kasi nag-aalala ng nanay ko eh. Sabi ko sa kanya. Binigay niya naman agad sa akin ang phone ko. Kaya kaagad ko itong tinignan. 10 missed calls kay Ivy at 10 din kay nanay. Kaya naman tinext ko agad si nanay na huwag mag-alala dahil baka magpanik yun. Agad naman siyang sumagot na umuwi agad ako. Barney, uwi tayo na maaga ha? Nag-alala kasi sa akin si nanay eh. Sabi ko dito. Yes ma'am. Sagot ito sa akin at saka ulit ako sinubuan. Nang matapos naman kaming kumain, agad naman kaming nagligpit ng mga ginamit namin. At hinatid niya naman agad ako sa may bahay. Paano? Una na ako. Sabi ko sa kanya. Tart! Awat niya. May nakalimutan ka na naman eh. Sabi nito at ang cute-cute pa. Ano naman nakalimutan ko? Tanong ko. Kiss ko! Nakanguso niyang sabi. Kinis ko naman siya sa pisngi at saka bumaba na sa sakyan niya. Nay? Ano to? Tanong ni nanay. Nay! Magpapaliwanag po ako. Huwag po kayong ma-high blood. Sabi ko naman kay nanay na halatang malapit ng ma-high blood. Bigla namang bumaba na sa sakyan si Kenji at nilapitan si nanay. Magandang umaga po nanay. Bati ni Kenji kay nanay. Barney, ako nang bahala magpaliwanag kay nanay. Sabi ko naman kay Kenji. Barney, eh di ba ikaw yung mapapangasawa ni Ivy? Di ba ikaw yung nakabuntis sa kanya? Mahina lang nasabi ni nanay. Baka kasi may makarinig sa kanya. Po, hindi po ako yung nakabuntis kay Ivy. Pwede po ba kayong sumama sa akin para maipagpaliwanag ko po sa inyo? Sabi naman ni Kenji. Tumingin naman sa akin si nanay. At pagkatapos, kay Kenji naman siya tumingin. Day off naman ni nanay. Kaya pwede naman siyang mawala sa bahay ngayon. Binuksan naman ni Kenji ang pinto ng kotse niya. At ayun, pumasok naman si nanay kaya sumunod na lamang ako. Nagpunta kami sa isang restaurant at nag-order na rin ang breakfast namin. Si nanay naman nakatitig lamang kay Kenji. Yung tipong sinisipat niya. Nakailang kurot na ako sa tuhod pero wala. Never siyang umalis ang tingin kay Kenji. Una po, kaya po kami inumaga ni Ligaya. Nagantay po kami ng sunrise. Paliwanag ni Kenji. Sa sementeryo. Sumbong ko. Sa sementeryo? Gulat at tanong ni nanay at saka tumingin kay Kenji na parang nanghihingi na explanation. Doon po kasi yung spot na may magandang sunset at sunrise. Paliwanag ni Kenji. Ay, teka nga muna. Bakit naman kayo magkasama ni Ligaya?
Di ba ikaw ang ano? Kay Ivy? Nagugulo ang tanong ni nanay. Na parang wala nang naiintindihan sa mga paliwanag namin. Opo, ako po yung naka-arrange marriage kay Ivy. Pero hindi po kami nagkagustuhan kundi si Ligaya po ang mahal ko. Ang best friend ko po ang naging boyfriend ni Ivy. Diretsong paliwanag ni Kenji. Kayo na ni Ligaya? Aba, eh paano nangyari yun? Eh nag-set up kayong dalawa ni Ivy? Tanong ni nanay na nakatingin sa aming dalawa. Sorry po nay, medyo mahaba-haba pong kwento tungkol dun. Nakatungo kong sabi kay nanay. Ma'am, mahal ko po ang anak ninyo at nirerespeto ko po siya. Sana po magtiwala po kayo sa amin. Sabi naman ni Kenji kay nanay. Humarap muli ako kay nanay at hinawakan ang kamay nito. Wala po kasing saya, nay. Siya po ang nagpapasaya sa akin, nanay. Sabi ko naman kay nanay at saka hinawakan na mahigpit ang kamay nito. Makakatutol pa ba ako kung siya nagpapasaya sa iyo? Basta ikaw, dinosaur, alagaan mo ang anak ko, ha? Pag nabalitaan kong sinaktan mo siya, sasaktan kita. Tandaan mo yan. Nakangiting sabi ni nanay kay Kenji. Hindi po mangyayaring sasaktan ko siya. Dahil pag nasasaktan po siya, mas doble po ang nararamdaman ko. Gusto ko lang po nakikita siyang masaya. Sabi naman ni Kenji at saka hinawakan ang kamay ko. Aalagaan ko po ang anak ninyo. Habol pa nito. Sasabog yata ako sa sobrang init na mukha ko. Grabe lang mga narinig ko eh. Pagkatapos namin mag-usap ng masinsinan, agad kami inihatid ni Kenji sa bahay at nagpaalam din agad siya dahil tinawagan siya ng papa niya. Mahal ka niya. Biglang sabi ni nanay. Nay naman. Sabi ko kay nanay at saka ako mahinang tinapik sa braso dahil kung ano naman ang sinasabi. Mahahalata naman yun sa isang tao, anak. Pero ang problema natin, nag-uumpisa pa lamang. Mahaba-habang pagsubok ito. Pero sana lamang ay umayon sa inyong tadhana. Sabi ni nanay at saka pumasok na ng bahay. Tama si nanay. Nag-uumpisa pa lamang ang problema dahil kailangan namin mag-explain kay Mr. Fabella at alam ko na hindi magiging madali iyon. Pagpasok namin ng bahay, si Ivy agad ang nakita ko at tinignan niya naman ako ng masama. Yan yung tingin niya kapag nag-aalala siya at hindi nakatulog dahil sa pag-aalala. Sorry na, bes-bes, sabi ko dito habang nilalambing ko siya. Pinag-alala mo kaya ako? Sigaw nito sa akin. Eh, hindi ko naman sinasadya, sabi ko sa kanya at saka siya niyaka para bati na kami. Sige na nga, hindi kita matitiis, babae ka, sabi nito at saka nag-umpisang kumain. Grabe, yung tinapay nilagyan niya ng sinangag at pagkatapos ketchup at ulam. Anong trip ng babaeng to? Samantalang galit na galit siya sa akin kapag puro carbs ang kinakain ko. Pero siya, carbs on carbs ang trip. Ivy, what are you eating? Nandidiri yata ang tanong ni Mr. Fabella kay Ivy. Po? Ay, sorry po, Dad. Sabi ni Ivy, habang kinakain pa rin yung hininda niya. Oo nga pala, maghanda ka ni Ligaya ha? Later pupunta tayo sa meeting, sabi ng papa niya. Bakit po kasama pa kami? Tanong ni Ivy. Basta, gusto ko nandun kayo, okay? Sorry Ligaya kung kasama ka pa ha? Alam ko naman na hindi papayag tong si Ivy kapag hindi ka kasama, sabi ni Mr. Fabella sa akin. Ay, okay lang po sir, wala po sa akin yun, sabi ko naman kay Mr. Fabella. Paano? See you later? Sabi nito at saka umalis. Ano na naman kaya yun? Naiinis na tanong ni Ivy habang kumakain. Tapos kinuha pa yung mga natirang sinangag at ipinalaman sa pandesal. Baka gusto lang niya na makasama ka, sabi ko dito. I'll text Javier. Gusto ko siya makita, kaya naman dapat sumunod siya sa akin. At kung hindi, humanap na siya ng ibang girlfriend, sabi naman ito habang nagte-text. Grabe, naglilihi na talaga ang best friend ko. After naman siyang kumagat sa pandesal, bigla naman nagbago ang mukha nito, sabay lapag ng pandesal sa plato. Yuck! Sabi nito at saka kumuha ng suman at nilagyan ng powdered milk at asukal habang sumasayaw-sayaw pa. Okay ka lang? Tanong ko dito. Grabe bes-bes, ang sarap-sarap naman ito, sabi niya habang tinuturo yung imbento niyang suman. Hanggang kailan kaya namin ito matatago? Darating at darating ang araw
na magtatanong at mahahalata ito ni Mr. Fabella. Dito na po nagtatapos ang part 12 ng ating kwento. Ano ang gagawin ni Mr. Fabella kapag nalaman ang tungkol sa pagdadalang tao ng anak na si Ivy? Paano ito makakaapekto sa relasyon ni Naligaya at Kenji? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po!